Hi guys, good morning. So it's Saturday today. Magpapasok na ako sa MA, kaya lang nakakatamad pumasok, pero kailangan pumasok. Kasi it's my last sem na lang sa MA. So kailangan sipag-sipagin ng lola nyo, no? So as you can see, ayan, nag-breakout ako ng bongga. Hindi ko alam kung dahil saan ba yan. Dahil ba sa stress, dahil ba sa puyat, dahil ba sa picos, hindi ko alam. So mamaya tuloy. Dapat ngayon pupunta ako sa derma, kaya lang, yun nga, may pasok ako. So bukas na lang siguro ako mag-visit sa kanya. Tapos, mamaya is magkikita-kita kami ng mga kaibigan ko nung high school. Hindi naman nung high school, yung mga ka-service ko nung high school, ayun. Magkikita-kita kami kasi yung isang ka-service namin is umuwi siya. So yun, magkikita-kita kami. Tapos kung saan kami pupunta mamaya, dadalhin ko kayo. Sa ngayon, late na ako, kailangan ko lang pumasok. Okay, so ayan, sobrang ingay. Kaya bemiya po yan eh. So ayan, nag-order na po sila ng pagkain. Hindi ko alam anong gusto nila. Ayan sila. Apple, sandig apple. Gusto ko lang, babae, gano'n mo kikain. Yung sabi ng apple, yun na naman yung gano'n eh. Mag-apple ka naman. Alis ako, kiss. Uy, sandig na. Alis, yalo-galo. Ay, yun ba nga? Mag-hello ka pa. Available po siya. Single and available. Ready to mingle. Kung sino man ang may gusto sa kanya, PM na lang yung mga managers. Kami yun. Hi ka naman, Bev. Mag-hi ka pa. Kaya rutina. Pag-vlogger ka. Pag-vlogger ka, meron kang public relationship. Am I right? Meron silang relationship. Friendship. Nalang-lang siya. Tapos, umiinom sila. Ito yung in-order niya. Ayan. Pang buffet. Pang eat all you can. Ayan. Ayan. Yung chicken nacho yung manok. Ayan din, pang buffet. Eat all you can. Hello there, welcome back to my channel. It's a great pleasure to meet you tonight. Lasing na. Jokes. Aray ko. Aray. Ayan. So, so we're here at 7-Eleven. And lang kailangan mong danong. Marami yun. Welcome to my vlog. I know, Brit concept.
So that thank you very much. You're so sweet and nice. Naibalo mo na yan, yan. Madami yung... Madami yung nga. Hi guys, kaka-uwi ko lang from my derma and ayun, hindi naman niya ako facial. Hindi naman din ako nag-azelen yung ginagawa niya dati sa akin na facial. Kasi hindi pa naman daw ganun or hindi naman daw talaga, hindi naman siya needed gawin kasi hindi pa naman ganun kalala yung sa mukha ko. Hindi pa tumalala sa lagay na to, di ba? Tapos, ayun. Tapos, ang ginawa lang is, ayan, in-inject, mga bes. In-inject na naman po ang ating mga pimple, no? So, in-inject siya. So, nag-inject siya ng mga five na pimples dito sa mukhang ito. Ayan, nag-inject siya dyan. Tapos, walang anesthesia, bes. Napakasakit, ano? Sobrang sakit po. Pero, ayun, syempre kailangan mong tiisin yung sakit para, 'di ba, in the end maging worth it, ganyan. Kahit naman anong sakit, basta alam mong kaya mong at alam mong gusto mo na magkaroon ng magandang pagbubunga, no? At the end of the day, so titiisin mo pa rin hugot. Ayun, so 'yon, binigyan niya ako ng mga gamot and ulit and ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga binigay niya. Ayan, so ito na naman yung mga gamot ko. Ito, binigyan niya ako ng pore minimizer. Ayan, ito ginagamit ko siya every day ng morning. Ito, morning ata ito ginagamit. Tapos meron akong acne gel na every night ko naman siyang ginagamit. Pero ito parang pinapahit siya sa buong face yata, if I'm not mistaken. Pero meron naman siyang resetang binigay. And then ito, dati ko na itong ginagamit, maganda to. Yung benzol na peroxide. Ito, dati ko na itong ginagamit. Tapos, nakakatanggal naman siya ng mga, ano talaga, kapag may acne ka na lumalabas, ganun, tapos gagamitan mo to. Parang pinapalabas niya lalo. Pero after niya palabasin, kasi talagang gaganda yung mukha mo. Dati kasi, morning ko siya ginagamit. Tapos ngayon na instruct sa akin is evening ko siya gagamitin, this one. Tapos, ito naman yung bago ko ngayon na gamot, clindamycin. Ito, bago siya ngayon, gagamitin ko siya ng morning and evening. Ito, morning and evening ko siya ginagamit. Plus, meron pa siya mga gamot na binigay sa akin na, I mean, yung mga dati kong, ayan, mga dati kong gamot na meron pa ako, like yung acne soap ko, yung ano pa ba, ayun, yung isang glycolic gel, ayun, ginagamit ko pa rin siya. Pero, ano na lang daw, parang, thrice a week yung sa glycolic. Teka, pakita ko sa inyo. Ayan, ito yung ito yung glycolic gel na ginagamit ko every night. Pero as instructed ngayon, kanina, is gagamitin ko na lang siya ng thrice a week since meron ako neto, yung clindamycin ko. Ayan. Tapos, papakita ko sa inyo, ito. Meron ako nito ng Infersight na Cyto Repair. Dati ginagamit ko to together with the ano ba yung tawag din, yung isa pa na gamot ko. Ito yung pinakamahal kong gamot. Like, mga 3,000 pesos ito. Pero, grabe. As in, grabe talaga. As in, sobrang pagaganda niya yung mukha mo and all. Ito, pero ngayon, hindi siya in-instruct na gamitin sa akin. So, hindi na din ako bumili, no? Sayang naman yung 3,000 bes. Ayan. Ito yung ginagamit ko dati na talagang nagpa-repair. Talagang cyto-repair. As in, talagang repair na repair yung mukha mo. Ganun. Ayun. So, ayun. Tapos, in-instruct ako na wag daw mo nang mag-scrub ng face kasi lagi ako nagsascrub ng face ko. Tapos, bawal na ngayon. Pero yung peel-off mask ko, ginagamit ko pa din siya and gagamitin, pwede pa din naman daw siyang gamitin. So, sayang naman yung binili kong peel-off mask kung hindi ko gagamitin. Ayun, gagamitin pa rin naman siya, pwede naman. Tapos, sunblock pala. Kaya lang, hindi na niya ako binigyan ng sunblock. Kasi nga, yung sunblock na meron ako is yung tinted sunscreen nung sa Belo. Ayun yung meron ako. Tapos sabi niya, okay naman daw. Basta hiyang mo naman, okay naman siyang gamitin. And yun, para makalesa din sa babayaran, di ba?
Tapos, ayun, yung derma ko na yun is, derma ko na siya since I was 17 years old. 10 years na. Wala pang ano dyan. Mga loyalty card, ganun. 10 years ko na siyang derma. Tapos, yun, natatanggal naman niya yung mga, eto, yung mga pagmumukhang ganyan. Ayan. Natatanggal naman. Kaya lang, ang problema kasi is, minsan kapag, ako kasi yung problema sa akin, kapag madami, I mean, kapag okay na yung mukha ko, ayun na naman, babalik na naman ako sa mga madami-daming ginagamit, ano, na nakakapagspasura ng mukha, ganun. Pero, ewan ko, dahil din siguro stress, kaya naging ganito, and malapit na kasi yung monthly period ko, sana magkaroon na. Kasi, nasa stress ako pag wala. Kasi, hello PCOS, hello sa mga babae nakakaranas po ng PCOS, ano. At saka, ayun, and kasi ginagawa nga kasi yung daan sa amin. So, feel ko, isa din yung dahilan bakit na-trigger itong pimples ko na to. But, hopefully, dati kasi binibigyan niya ako nung pang-oral na, di siya oral na ano, oral na medication. Meron akong oral medication dati, pero kanina tinanong ko if ite-take ko pa ba yung oral medication, pero sabi niya, hindi na muna daw. Kasi nga, as much as possible, ayaw niyang mag-oral medication ako since hindi naman daw nga ganun kalalaki yung pimples. So, yung gagawin ko ngayon is, i-idlip muna ako, tapos pagkagising ko, yun, diretso na ako sa mga gagawin ko, pagpe-prepare ko for my class by tomorrow. Ayun. Tapos bukas, dadaan siguro ako ng mall after ng school kasi may mga bibilhin ako na personal stuff. So, yun, mamaya, i-update ko na. Tignan ko kung ma-end ko pa yung vlog. Pero if ever, yan, update ko na lang kayo ulit. Bye! Bye for now. Bye-bye!